Welcome to Adult Post Driving School. So, ito ay theoretical driving course, no? 15 hours. That means 3 days kayo dito, 5 hours ngayon, 5 hours bukas, 5 hours na magsusunod na bukas. To start, anyway, I am Mr. Adolfo, no? Your accredited trainer sa RTO. Dito sa Adolfo Driving School. So, ito yun, yung RTO, nagsimula itong mga batas patungkol sa transportasyon ng 1912, 1926, 1933, hindi pa kayo siguro pinanganak, hindi nagkatanong kayo dyan. 1945, 64, 87, noong 1987, nagkaroon na ng LTO, at saka LTO. Dati wala pa, 19 ano pinanganak? 92? Ha? 1992. Ay, wala pa. Patay pa pa. Oo, wala pa pa. No? Ginawa na yung LTO. Okay. Tapos, sa LTO, meron tayong tinatawag na assistant secretary, executive director, ano muna, ang ipos mo muna. Ha, regional director, assistant. Yung regional director natin, si Panyan 326. Tapos, meron assistant, meron siyang station office chief. Ito na yung si Marlon Villis. Tinapay yung mga sila yung pinakailalim ng officer sa bawat probinsya. The vision ng LTO maging mabilis at epektibo na pagservisyo para sa transport sector. Ang mission para i-implement yung laws, rules, and regulation. No? Mission. Mandatos, ano yung utos ni Duterte ng LTO? Yung utos ng Pilipinas sa LTO ay para magkaroon ng roadworthy. Roadworthy, ibig sabihin yung sasakyan ninyo ay hindi yung pagkalpalundra ng pagkakalundra. Dalit naman siya. Pag-store po sa pagsada. Kaya masyadong nausok yung masyadong old model o yung aso ay hindi mo na makita yung buong kalsada pag nag-revolution tayo mo. Kaya dapat may compliant sa ano tawag na? Emission. Kaya kung mapansin nyo every year, nagpapansita. Diga, tapos, yan ang utos nyo. Kaya bago kayo i-register yung sasakyan, i-emission. Tapos, maliban sa sasakyan, yung driver mismo, dapat daw may, ano siya, may license. Hindi lang daw license, kaya quality pa. Kaya dapat aral mo na sa driving school. Tapos, kung kompleto na yan, maganda yung sasakyan, lisensyado, dapat daw ay nasusunod naman yung laws, rules, and regulation at transportation. Yun yung pagsunod sa, halimbawa, pula, stop, green, go, yellow, slow down. Di ba kasi pag nag-yellow, pili pa yellow. Wala pa lang pula, apple. Pero sa totoo lang, may tayong red light pa. Pero sa totoo lang, yung ibig sabihin ng yellow kasi mag-ready ka na na mag-tundo. To slow down. Okay? Hindi yung mabulin mo kasi wala kang pula. Okay, ito naman yung mga terminologies. Ito rin pa natin. Terminologies ito na dapat maintindihan ng bawat sidyante. Ano ibig sabihin ng motor vehicle, passenger, driver, dealer, owner. Garage, busway, parking, park, tourist. Okay. Ito na yun. Kailangan din kasi na malaman ninyo na yung sasakyan natin mayroong motor vehicle plate or plate number. Yung unang litra ng plate number ay nagsasabi kung taga saan ka. So, letter G, ibig sabihin taga region 7 ka. Yan ang unang litra ng plate number. So, kailangan tayo sa Iloilo o sa Aklan. Anong region tayo? Region 6. So, meaning, anong unang litra natin? Kaya kung mapansin nyo, halos lahat ng plaka nagsisimula sa F. F is region 6. So, A, B, C, D, E, F. Baka number 6 siya. Kaya tama lang na yung mga plate number natin ay letter F. Kasi, region 6. Pag nag-check po yung highway patrol, letter G ka, o letter B, o letter... Uy, hindi, taga-atin to.
So, isa ka sa mga kailangan ipahintubin kasi hindi ka taga-biyak. Nag-agi ka lang, siguro nagduro ka. Pagpunta ka siguro sa Mindanao o sa ibang lugar. Dito ka dumaan. No? Bakit dumadaan ka dito? Ayun na. Oo, oh, pwede rin yun. Nakawa na sa registro sa iba. Pwede mo dyan ipatransfer na lang dito. Information. Okay, yan na ha. Oh, ito naman, di ba yung plate number, GKINA. Eh, wala na yan, okay na itong dalawa. Ito lang naman yung importante. Yung importante pa, itong katapusan. Ang katapusan ng numero ay malalaman ko ng buwan. Ay, paano kung ano ito, number 6. Doon. Number 8. August. August, ibig sabihin, ma-expire ka sa August. Kaya alam agad ng DO na, oh, sarapit-lapit na ito ah. Yung pangalawang numero, may meaning din yan. Ibig sabihin nun, simana. Diba, January. Saan dun sa January? Kasi January 1 hanggang 31 January, di ba? Saan dun sa banda siya mag-expire? Number 6. Number 6, ma-expire siya sa mga 8, 9, 10 hanggang 14. Dun siya mag-expire. Doon, pwede pa yan. So, ibig sabihin, malalaman niya na kung pwede ka pa o hindi na. Di ba, uno, huliin mo kagad, ay malay mo, number 8 ang kwan, yung dito. Hindi ibig sabihin, hindi pa siya expire. Kasi baka nag-checkpoint ka nung unang linggo ng January. Ay, ang unang linggo, mga dito pa lang yung banda, no? So, ibig sabihin, hindi pa siya expire. Depende sa pangalawang numero. Ito pangalawang numero, ito yung araw. Ito naman yung buwan. Okay? O na. So, dapat picture dito ito. Ayan na siya po. Pasok sa lahat. Kasi kahit po nito na nang iba, hindi nila alam. Masado pa. Oo, ano ito rin ito. Special permit. Okay. Additional pay. Ayan. Meron tayong proof of payment. Photocopy CR. Ayan ang example na ano natin. Ano to? OR to o CR? CR. O CR. Pero iba na yata kayo ng CR. Nandiyan diploma ta. Nabahol-bahol na. Oo. Laki-laki na siya. Kung magpa... Mag-change name ka, release mo yan sir. Magpahol ka. Pero hindi ka mag-change name. Mag-change name. So, dito kasi ay... Laturin na nila. Laturin na nila. Dito pinakikita yung ano yung kulay. Piston truck, diesel, tapos yung chassis. Pangalan niya ay pinakpan na lang siyempre. Kasi sundo na. Pinakpan na. Pero dapat andan yung pangalan niya ulit, no? Hindi ko makita yung, yung kanyang color pala. Anong kulay? Makulog na eh. Letter T. So yan din, letter T, no? So balik kita. Letter T. Yeah. Element of vehicle. Wala yung T. Pero malamang yan, basta letter T. Element. Meron na yan sa bus. Dito na yan sa banda, no? Dito na yan sa banda. Okay, so letter T para to sa mga truck. Kasi yun, no? Truck bus. O hindi sila katulad doon kanina na yung letters, no? Kasi simula sa letter T. Pero itong numero, yung katapusan, yung nagbabasa yung siguro yan sa months and weeks, no? Ito naman yung kanilang OR. Kasi mo, para hindi ko makita ko ng kulay. No, dapat may kulay ko, no? Kaya, yung picture, ang nangyayon, pero may kulay ko, ang nangyayon. Oo. Color. Truck kasi ito eh. Oh, yeah, yeah. Truck. Oh, truck ito eh. Pag mga SUV or kotse, nakikita yung kulay.
ito yung kadugtong niya. Magkano yung binayad niya? 4,000? Oo. So, ang hindi, anong hindi? Motor diesel. Yan yan. Yung sasakyan o yung car or hindi, dapat daw ay hindi daw pwede i-suspend ka kuno, suspended kung yung sasakyan mo ay overloaded. Yung sasakyan mo ay hindi safe. Sasakyan mo unsightly, unfit, hindi fit, mag-operate. Pwede mag-damage sa highway. Ano example na mga damage na sa highway? Pwede ba siguro, sobrang abukat eh, galitig yung kasada ng overload. Damage sa highway. Pwede yung nagsasak ng matapag? Ah, pwede. Oo, yung nagsasak ng overload. Oo. Ano ba sa bagos ba natin yung bumukas ng pero? Ayun, pwede. Overload sa tap? Ano ba sa pagpil? Sa akin, bro? Oo, bro, panta. Yung mga bagong plate number eh, ganito na. Dati ay green. Nalita. Pero may nakikita pa ako ganito. Dati sir? Hindi pa nakalita. Mga dati yung mga. Mga lang yung dito. O, ito yung bago. Ito yung bago na yun. Okay. Mabutaw yan. Okay. Okay. Ito naman yung para sa for hire. Pag for hire, yung dati ganito. Yellow at itim. Ngayon naman, sa tourist naman ito. Pero yung ngayon, ito na, yung for hire. Ano yung pinag-iba nila doon sa una? Eh. At saka ito. Taxi, aming pangalan. You know, jeepney. O, oh, taxi, truck. UB. UB, taxi. Nakabutang na, no? Ano? Tanda. Kaya yung dati yung anong kakahan mo? Tama. Mga tatao, trailer. Mga trailer. Ito naman. POV 310. Ito na yung trailer na bago. Yung dati daw yung bitang yung. Oh. Ngayon naman, Z naman yun. Sa trailer for hire. Pag ano naman, motorcycle. Pag TC, tricycle. Pag tricycle, pag motor lang, IMC. IMC. O. Ano yan pa na? Mga for hire, walang yellow. Kung tricycle, yun pa rin may pangalan TC. Kung halimbawa, tricycle mo, tinanggalan mo ng sidecar. Nakalagay TC. Malaman pa rin ang kanyang tricycle. Isa naman sa mga government, pula. Yung dati, ganito, pula. Ngayon, ito na. Anong pinag-iba ng dati at ngayon? Pag-alag pa rin, pangalag. Oo, may pangalag ng government. Dati ay pula lang, Philippines, 2000. Matatag na kumita. Ngayon, ito na. Government. Pag diplomatic, mga diplomatic, dapat lahat blue. Diplomatic, yun yung mga prime minister, mga talagang bansa, pupunta dito, yan yung plaka na pinapagamit. Motorcycle plates, ayan, mga motorosiklo. Yan kanina, di ba, may TC. Yan na naman ito. TC. Ano pinag-iba sa luma at bago? Nauna, numero? Oo. Naiditay na huli. Ano ba yung nakikita mo? Kulay? Lima o tama to? Ha? Lima o tama? Lima na? Pero? Dati, apat? Apat. Apat na o? Lima na ngayon. Sa motorcycle. Bagong plaka ay may Republic Act. May batas talaga yun.
And then 11, 11235. All. Ito yung 2 letters and 4 numbers sa government. Ano to? Tricycle o motorcycle? Anong plate number to? Pag tricycle ba yan? O motorcycle? MC? Malalaman mo sa taas. Pag MC, meaning motorcycle. Pag tricycle to, MC. MC. Ay, MC. Okay. Sa mga, ano natin, plate number, may mga sticker. Tama ba? Oo. Anong purpose ng sticker? Para malaman nga ano? Bakit may sticker? Para sticker. Oo, para simple sa mga police, madali pala nila ma-identify na, ah, na-registro to, 2019, o, bago. Yung ganito pa, o. Para government. O, para private government. Private government. Okay, pag presidente ka ng Pilipinas, yung plate number mo, isa lang. Number one, yung plate number, one lang, ito 30 yan. Pag number two, vice president ka. Kaya magtaka ka, ba't yung mga official ay iba talaga ng plate number? May binigay talaga yung LPO ko sa kanila. Sila lang yan, pwede mo gamit. Pag number 3 ka, ikaw ang city president. Pag number 4 ka, ikaw ang house speaker. Ibig sabihin sa lahat ng mga congressman sa buong Pilipinas, ikaw ang pinaka-head. Yun, number 4 ka. Pag number 5 ka, Chief Justice. Chief Justice of Supreme Court. Pag number 6 ka, cabinet secretary ka. Yung ba, secretary ka ng LPO. Number 7, senator. Number 8, congressman. Kaya may makikita tayo sa probinsya may haba eh. Siyempre ba, probinsya may haba eh. Okay. Okay, kung congressman ka, number 8. Kaya mapansin nyo, dito sa Aklan, may nag-block up na number 8. Siyempre may congressman ng bawat probinsya. Number 9, Associate Justice. Number 10, General, Solicitor General. 11, Comelec. Chairman Comelec. Number 12, Cabinet Undersecretary. 14, Chief of Staff. Ikaw ang Army, FB ka, FB Chief ka. No? Ikaw number 14, ang plaka mo. Pag ikaw naman ay judge, regional trial court judge, 16 ka. Pag ikaw sa mga municipal puntan, number 17. Okay. So, motor vehicle plates or plate number. The issuance of these plates are at any LTO registration office. Isansin ng LTO pwede. Where the motor vehicle, TRL, MC, vehicle, motorcycle are first registered. Section 18, use of number plates. At all times, plates must be displayed. Conspicuous places, one in front and one at the rear. Dapat ang plaka ay malinis, no? At nakikita agad sa harapan. Keep plain, cared for. Kasi may iba man ng mga plate number, paksik. Putol. So, dapat ay pakilis. Manner as will make it entirely visible, nakikita palagi, and legible. Okay. Ito, mga sasakyan na ito ay hindi naman kailangan lagyan ng plate number. Hindi mo ito kailangan ng registro. Nakita lang yung certificate ng registro ng kwan, bubuta. O di kaya yung mga ganyan, no? Oo, kasi mamawa ko. Hindi makalaman ako. Okay, construction of agricultural equipment not allowed in public road. Hence, not subject for registration. Hindi sila pwede sa public road. Kaya matingala ka mo, ang mga bulldozer nila ay ibigay ako nakikita sa kalsada. So, bawal na bilang dapat ay sakwan lang sila sa mga
All right, mga piso na yun, ah. Bawal sa iyo yan. Kasi ang po yun, yung loader na parang binagod at sa iyo. Lagyan na kung dapat. Sabi ko, madala ko. Pero dapat takpon na. Helmet and license. Ayun, natin sinisya niya. Duty to have license. Kung may lisensya ka na, ano yung duty mo? Ano pinaka-obligasyon mo? Ito. Kung lisensyado ka na, ang obligasyon mo, dalhin mo lang. Lagi mo sa bulsa mo. Dalhin mo lang sa lahat ng oras. Kung ikaw ay mag-operate ng motor. Masimba ka dalhin mo. Dapat ay ipuano. Ikaw, lalangarin mo lang mga nasimba, dalhin mo bilang isip. Hindi ginadala yan kung ikaw mag-operate ng motor o kotse o vehicle. Surrender mo naman daw yan, obligasyon mo i-surrender kung ikaw ay nagkasala o nagkabayulit at inainip ng LTO na kunin. Ang pwede lang kumuha ng lisensya ninyo ay yung authority under Republic Act 4136 confiscate the same meaning. Itong LTO lang ang pwede kumuha ng lisensya mo. Hindi naman siya LTO. Hinuli ka niya. Kinuha niya ang lisensya mo. Hindi ba siya polis? Hindi ka bantay mo lang. Pero kung may bantay mo, may ID nga authorized ng LTO, deputized. That's the right term. Dapat deputized ka. May papilabiro na deputized ka. Pwede, meaning yan, pwede ka maka, kahit auxiliary police ka lang, pwede ka makakuha ng lisensya. Basta deputized. Pero hindi lahat na nasa authority ay deputized. Operation ng motor vehicle by tourist. Kung tourist ka naman, gusto mo mag-operate ng motor sa period of not more than 90 days. Provided, bona fide tourist and residents who are duly licensed in their respective countries. After 90 days, required to have Philippine driver's license. Example, kanok ka, kanok. May angkol ka mga Kano or Hapon or Koreano. Gusto na lang mag-drive kaya sa Pilipinas. Pwede man. Tawag ka ni LTO 90 days na temporaryo. 3 months. Na lisensya. Pero after 90 days, dapat ay mag-imot ang ma-apply ka driver's license. So, applyan mo pa ito. Tourist, doon mismo sa LTO. Di ba? Tourist at ako, pwede ako 90 days. Pero kailangan mo permit na permiso or kailangan mo pa rin ng permiso para doon sa mag-apply ka sa LTO. Doon yun, no? Okay. So, yan naman ay Section 22, Section 23, IRR of Republic Act 10930. Nasa batas din yan. Pumapayag naman ang Pilipinas sa mga foreigners. Basta mag-apply. Turista. Use of driver's license identification card BB-398 or Batas Pambansang Identity. Every license issued as amended, driver shall entitled the holder thereof while the same is valid and effective to operate motor vehicle described in such license. Magagamit mo daw ito kung hindi pa siya expired. Nakalagay naman yan sa lisensya mo kung hanggang kailan mo siya magagamit. So yun, sinasabi sa 4136. Maging holder ka kung siya ay valid pa. Sa lisensya kasi, nakalagay naman dyan kung hanggang kailan ka lang. Kung hindi na valid, ay hindi na pwede. Expire na kumbaga. Under sa 4136. Tapos, kung ikaw naman ay driver, gusto mo kasi, alimbawa, may mga pangalan, may address yung lisensya mo. Halimbawa, kapalitan mo yung address mo kasi noon sa Manila ka, nag-asawa ka na dito, may iba na yung address mo. Pwede mo naman daw palitan yung record mo sa LTO. Basta daw,
within 15 days, i-notify mo na ang LTO into writing of his new address. Ibigay mo yun sa LTO, tapos